Nais kong pamagatan ang ating pag-aaral ngayon pong hapong ito na in the work of spiritual conversion. Marahil nasubaybayan ng ilan sa inyo ang katatapos lamang na eleksyon sa Amerika, no? Alam nyo, ang eleksyon sa Amerika ay tinututukan ng buong mundo. At mukhang ang nanalo sa eleksyon na ito ay si Joe Biden. Kaya ako sinabing mukhang dahil hindi pa naman siya officially nanalo, pero mukhang talagang siya na ang panalo dahil magko-convene pa yung tinatawag na Electoral College at pagkatapos ay boboto para sa kanya. Alam nyo, maraming pagkakaiba ang sistema ng halalan sa Amerika dito sa ating bansa, kung mapapansin ninyo. Unang-una, dito sa bansa natin ay multi-party system tayo eh. Sa kanila ay two-party system lang yan, yung tinatawag na Democrats at saka yung Republican, no? At hindi lang yun, ang ikakapanalo ng isang kandidato dito sa bansa natin ay popular votes, yung boto ng karamihan pag binilang. Sa kanila hindi. Kahit manalo ka sa popular votes, pag natalo ka sa tinatawag nilang electoral votes, talo ka pa rin sapagkat ang binibilang sa kanila sa ikakapanalo ng isang kandidato ay yung tinatawag na electoral votes. Medyo mahirap intindihin 'yan kasi ang bawat estado ay merong electoral votes 'yan, ano, na magre-represent. At pag nagsama-sama na 'yan sila, eh meron pa 'yang tinatawag na electoral college at sila ay magbobotohan pa rin. Medyo komplikado sa isip natin, hindi tayo sanay sa ganyan. Pangatlong pagkakaiba at marami pa, ay yung pangatlo siguro ay gusto kong bigyan ng pansin ay hindi sila bumoboto ng vice president. Dito tayo, bumoboto tayo ng vice president, hindi ba? At madalas, yung presidente na naboto at yung vice president magkaiba ng partido. No? Madalas yun ang nangyayari. Sa kanila, hindi. Yung presidente na mananalo ay sagip niya na, kumbaga kuha niya na. Sigurado na yung katikit niya, panalo na rin yun. No? Ay, dahil marahil na-foresee ng mga constitutionalists sa Amerika yung kahalagahan nun. Kasi gusto nila na ang maging number one supporter ng pangulo ay yung kanyang pangalawang pangulo. No? Kasi katulad ng karanasan natin, hindi lang sa ngayon, kundi sa nakaraang pang mga naging pangulo sa atin, meron laging tensyon na namamagitan doon sa pangulo at saka pangalawang pangulo dahil hindi sila magkapartido. No? Madalas ganun ang nangyayari. Ano? At noon, nangyayari yan at hanggang sa panahon natin ngayon. Samantalang sa kanila, pagka ikaw ang presidente mo, yung presidente, yung kasama mo sa ticket, sigurado panalo na rin yun. Kasi hindi na binoboto ang vice president, binoboto lang nila yung president. At kapag ka nanalo yung presidente, sakop ka na, kasama ka na kaagad. And that is because the American people wants that the number one supporter of their president is the vice president. Now that's the wisdom behind that kind of electoral system in America, unlike here in the Philippines, no? Speaking of the so-called number one supporter, ang Panginoong Hesukristo, may ilan din siyang mga supporter nung siya ay nagmi-ministeryo rito sa mundo. Pero ang number one niyang supporter ay si John the Baptist. Hindi ba? Mapapansin niyo na si John the Baptist ay tinawag na the forerunner of Christ, ang tagapaghanda ng daan ng Panginoong Hesukristo. At mga siguro 700 years before the actual coming of John and even the Lord Jesus Christ, nag-prophesy na si Isaiah na may darating na katulad ni John, na parang bagong Elijah, at yan ay sa katauhan ni John the Baptist. Matagal nang pinlano ang kanyang pagdating. At nung si John the Baptist ay naglilingkod dito, ang unang naging bantog ay si John the Baptist. Siya ang unang naging bantog at nakilala sa Israel bilang mangangaral ng
pagsisisi. Pero noong Panginoong Jesucristo ay pumasok na sa eksena, ano nangyari? No? Unti-unti na siyang nawala sa eksena. At sinabi pa nga niya, I must decrease and he must increase. Diba? Sabi nang niya, sabi pa nga niya, ako'y hindi karapat dapat na magtanggal man lamang ng panali ng kanyang sandalyas. At ipinakita ni John the Baptist ang kanyang pagsuporta sa totoong Messiah na dumating. At yan ang nakita natin sa buhay ni John the Baptist. Ngayong oras na ito, ay titingnan natin yung insidente noong ipagbubuntis na ng ina ni John the Baptist na si Elizabeth, siya. At yun ang titingnan natin. Tingnan natin kung ano yung mga pwedeng makuha nating leksyon mula rito. So please now turn your Bible to Luke chapter 1, verses 5 to 25. So basahin natin mula sa talatang 5 hanggang 25 ng Lucas kapitulo 1. Sa Tagalog, basahin natin. Nang panahon ni Haring Herodes ng Judea, may isang paring pangalan ay Zacarias. Mula sa pangkat ni Abias, ang naging asawa niya ay isa sa mga anak na babae ni Aaron na ang pangalan ay Elizabeth. Sila'y kapwa matuwid sa harapan ng Diyos at nabubuhay na walang kapintasan ayon sa lahat ng mga utos at alituntunin ng Panginoon. Subalit, wala silang anak sapagkat baog si Elizabeth at sila'y kapwa matanda na. Samantalang naglilingkod siya sa Diyos bilang pari at ang kanyang pangkat na ang nanunungkulan. Ayon sa kaugalian ng mga pari ay napili siya sa pamamagitan ng palabunutan na pumasok sa templo ng Panginoon at magsunog ng insenso. At sa oras ng paghahandog ng insenso, ang napakaraming tao ay nananalangin sa labas. Nagpakita sa kanya ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng dambana ng insenso. Nang makita niya ang anghel, ay nasindak at natakot si Zacarias. Subalit sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Zacarias, sapagkat pinakinggan ang panalangin mo at ang asawa mong si Elizabeth ay magsisilang sa iyo ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang pangalan Juan. Ikaw ay magkakaroon ng kaligayahan at kagalakan at marami ang matutuwa sa kanyang pagsilang sapagkat siya ay magiging dakila sa harapan ng Panginoon at hindi siya iinom ng alak o matapang na inumin. Siya ay mapupuno ng Espiritu Santo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Marami sa mga anak ni Israel ang papanumbalikin niya sa Panginoon nilang Diyos. Siya ay lalakad sa unahan niya sa Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang mga suwail sa karunungan ng mga matutuwid upang ihanda ang isang bayang nakalaan sa Panginoon. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko malalaman gayon nga sapagkat ako'y matanda na at ang aking asawa'y puspos na ng mga araw? At sinagot siya ng mga anghel, akong si Gabriel na tumatayo sa harapan ng Diyos, ako'y sinugo upang makipag-usap at ipahayag itong magandang balita. Subalit ngayon, sapagkat hindi ka naniniwala sa aking mga salita na magaganap ang sa kanilang kapanahunan, ikaw ay magiging pipi at di makakapagsalita hanggang sa araw na mangyari ang mga bagay na ito. Samantalang hinihintay ng mga tao si Zacarias, ay nagtaka sila sa kanyang pagtatagal sa loob ng templo. Nang lumabas siya, hindi na siya makapagsalita sa kanila. Inaakala nila na siya ay nakakita ng isang pangitain sa templo. Siya ay nakipag-usap sa kanila sa pamamagitan ng mga hudyat at siya ay nanatiling pipi. Nang matapos ng mga araw ng kanyang paglilingkod, siya ay umuwi sa kanyang bahay. Pagkalipas ng mga araw na ito'y naglihi ang kanyang asawang si Elizabeth. Siya ay nagtago ng 5 buwan na nagsasabi, ganito ang ginawa ng Panginoon sa akin na mga araw na ako'y kanyang bigyang pansin upang alisin ang aking kahihiyan sa gitna ng mga tao. Ito po ang salita ng Panginoon. Sa ating panahon ay alam na natin ang teknolohiya na talagang matindi, ano, dahil 'di ba yung isang babae pag nagbubuntis siya nalalaman na ngayon, no, yung gender niya, nalalaman na kung kailan ang tamang petsa na dapat niyang maipanganak ang kanyang sanggol dahil meron na tayong tinatawag na ultrasound. Talagang napaka kamangha-mangha ang ating technology sa panahon natin ngayon. Pero sa aking palagay ay walang kasing katulad
sa mga technology na meron tayo, itong kapahayagang ito na ibinigay patungkol kay Juan Bautista. Sapagkat dito, hindi lang sinabi yung gender niya eh. No, sinabi na lahat. Eh, mayroon bang ganyang klase ng technology? Sinabi yung gender, sinabi yung pangalan niya, sinabi yung lifestyle niya, kung anong klase ng buhay meron siya. Hindi siya titikim ng alak na ng at saka ng mga ang tawag nito na mga matatapang na inumin, ang sabi roon, 'di ba? At pagkatapos ipinahayag na maging ang mission niya. Ay bas matindi ito kaysa doon sa tinatawag nating technology ng ultrasound na meron ngayon sa mga nanganganak. So kakaiba ito sa lahat, ano? At ang isang bagay dito na mapapansin natin ay ito ay ipinahayag doon sa kanyang tatay na isang pari na ang pangalan ay si Zacarias. Ipinakita rito na si John the Baptist ay mayroong distinct mission in the plan of salvation, and the person who was chosen to know this fact is none other than his father, Zacarias the priest. Oh, pinahayag ito sa kanya. Pero ito naging problema. Imbis na maniwala at manampalataya itong si Zacarias, nagpahayag siya ng kanyang pagdududa. Yun ang naging tugon niya. Kaya ano nangyari kay Zacarias? Siya ay naging pipi, naging mute. At yung kanyang pagiging pipi ang naging tanda ng kanyang paniniwala doon sa inanunsyo na mensahe ng anghel mula sa langit. Now, anong itinuturo nito sa atin ngayon? Alam nyo, si Zacarias na isang saserdote ay kasangkapan ng Diyos para malaman niya itong katotohanan ito, ang kapahayagang ito. At ang hinihingi sa isang kasangkapan ng Diyos na tulad ni Zacarias ay manampalataya sa Diyos. Doon sa salita na sinabi ng Diyos. At hindi niya ginawa iyon. Alam niyo, tayong mga mananampalataya ni Jesus ay kasangkapan din ng Diyos para sa larangan ng ebanghelyo. Kaligtasan din ng iba. Gagamitin din niya tayo. At kung gusto nating magamit tayo ng Diyos sa larangan ng kaligtasan bilang kasangkapan para dalhin ang kaligtasan sa iba at gawin tayong mabisang kasangkapan, kailangan din natin ng pananampalataya. Yun ang hinihingi sa atin. Kaya't ito yung gusto kong makita nating mensahe. Faith is essential for everyone who wants to be the instrument in the work of conversion. Na gusto nyo bang maging kasangkapan kayo sa gawain ng pagliligtas? Gusto nyo bang gamitin kayo ng Diyos para akayin yung mga mahal ninyo sa buhay na hindi pa mananampalataya? Maaring yan ay mga anak ninyo, maaring magulang, maaring kapatid, maaring kapitbahay, o kung sino man, mga kaibigan natin. Ang isang totoong mananampalataya ni Jesus ay dapat mayroong hangarin na siya ay maging kasangkapan sa larangan ng kaligtasan ng mga di mananampalataya. At ang hinihingi, the first and foremost requirements, if you want to be His instrument, is to have faith in what God can do. Manampalataya doon sa magagawa ng Diyos. Nakakalungkot na isipin ngayon na maraming mga Kristiyano ay mukhang isinuko na nila yung kanilang pananampalataya doon sa kakayanan ng Diyos na magligtas sa iba. At maaaring yan ang dahilan kung bakit marami ngayon ay yumayakap doon sa tinatawag nating human technique in evangelism. Diba? Nandyan yung iba't ibang klase ng pamamaraan ng tao na wala naman sa Biblia. Andyan yung tinatawag na decisionism, altar calling, o yung paglalagay ng panalangin idinikta sa bibig ng mga tao. Sumunod ka sa panalangin ng pagtanggap, Panginoon, Panginoon. Mga ganun ba? Yun ay pamamaraan ng tao na wala sa Biblia. Bakit ito umuso? Bakit ito lumaganap? Maraming dahilan, pero marahil ay isa sa dahilan ay ang nabawasan, kung hindi man nawala, ang pagtitiwala ng marami sa paraan na tinuturo ng Diyos sa larangan ng
pag-akay sa mga tao sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pero mga kapatid, dapat muli ipaalala sa atin na kung gusto nating tayo'y gamitin ng Diyos bilang isang totoong kasangkapan niya, ang ating pananampalataya sa magagawa niya ay dapat matibay at dapat masigla. No? At hindi ito ang dapat na maging mindset ng marami ngayon. Merong iba ang iniisip naman. May mga tao nang hopeless eh, 'di ba? Minsan may mga tao nag-iisip, hopeless na kasi 'yang taong 'yan. Wala nang pag-asa 'yan. Hindi na magiging Christian 'yan. Ibang klase ng takbo ng isip 'yan. Eh dahil doon, parang sinasabi mo, eh hindi kayang kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Hindi yan dapat na maging mindset natin. Hindi yan dapat ang namamayani sa atin. Dapat meron tayong nagpapatuloy na pananampalataya na kahit yung mga hopeless case, ay kayang iligtas ng Panginoong Diyos. Now, ano ang mga bagay na dapat nating makita at dapat nating paniwala ang patuloy? Dalawang bagay ang makikita natin dito. Una, the Lord takes heed the prayer of the righteous. Secondly, the Lord turns the heart of sinners to repent. First, the Lord takes heed the prayer of the righteous. Sinabi sa talatang 8 na si Zacarias daw, siya isang pare, at ang kanyang asawang si Elizabeth, sila ay both righteous before the Lord. Sila'y mga matuwid. Now, ano ang ibig sabihin? Meron silang tamang relasyon sa Diyos. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi sila matuwid as in walang kasalanan, kundi meron silang right relationship with God. At hindi lang sila merong right relationship with God, sila'y lumalakad sa paraan na kalugod-lugod sa Diyos. Now, sa oras na yun na si Zacarias ay pumasok sa templo, ay nagpakita ang anghel sa kanya at siya'y natakot, siya'y nasindak. Now, sino kaya naman sa atin dito ang hindi matatakot kung magpakita sa iyo ang anghel? No? Na isang gabi, nandito ka halimbawa sa loob nitong ating building, mag-isa si Tony. At wala namang katao-tao, bigla na lang nagpakita ang anghel sa kanya. Eh di wow, ganun ka ba? Ha? Hindi, matatakot ka sigurado. Hindi ba? Lalo pa nga't wala ka namang nakita ang anghel sa buong buhay mo. Ang isa pa siguro sa nagpadagdag ng takot sa kanya ay, tandaan natin, siya ay pumunta sa templo para magsunog ng insenso. Ay tandaan niyo yung 'di ba, ang ginagawa ng mga priest pag pumasok sila sa templo, lalo na doon sa Holy of Holies. Nilalagyan nga sila ng kadena eh, doon sa kanilang paa. Bakit? Kasi kung sakaling mayroon silang ginawang kasalanan na hindi alam ng marami at pumasok sila doon sa loob, pwede silang parusahan kagad ng Diyos at patayin, eh sinong kukuha ng kanilang katawan doon? Wala naman pwedeng pumasok doon kundi ang saserdote lang. Pagka hindi ka saserdote, eh di mamamatay ka rin. So ang gagawin, pag kami namatay na pare doon, eh hihilahin na lang nila. Kaya nilalagyan ng kadena. Eh marahil nung nagpakita ang anghel sa kanya, anong iniisip ni Zacarias? Papatayin niya ata ako ng Panginoon. Am I going to kill by God now? Pero inarito yung anghel. Agad na nagsalita ang anghel at sinabi, huwag ka matakot. Ang dahilan kung bakit ako naririto ay para sabihin sa iyo, tinugon ng Diyos ang iyong panalangin. Tinugon ng Diyos ang iyong panalangin. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, si Zacarias at ang kanyang asawang si Elizabeth ay matagal nang nananalangin na magkaroon sila ng anak. Tama ba? Sapagkat, it is a reproach during those days ng isang babae na hindi nagkakaanak. Pero, dahil tumatanda na sila, maybe at this point in time, eh, tinanggap na nila na hindi na talaga siguro kami magkakaanak. At matanda na rin naman sila. Kaya, pero dumating ang anghel at sinabi, tinugon ng Diyos ang inyong panalangin. Dininig ng Diyos ang inyong panalangin. Now, isang bagay na dapat natin itong tingnan, mga kapatid. This is one thing that we should believe, na maging sa gawain ng pagliligtas, napakahalaga
ng panalangin, napakahalagang papel ang panalangin. Prayer has an important role. In God's work of conversion, prayer has an important role. At in God's work of conversion, ang isang tao na kakasangkapanin niya ay dapat nananalangin. Dapat nananalangin. Si John the Baptist ay may mahalagang papel sa gawain ng pagliligtas. Si John the Baptist ay may mahalagang papel. Siya nga tinawag siyang the preacher of repentance. Nangangaral siya at siyang tagapaghanda sa Messiah na darating. Bahagi yun ang plano ng Diyos. Bahagi ng plano ng Diyos. Ang pagdating ni John the Baptist ay bahagi ng plano ng Diyos. Pero pansinin niyo, nananalangin ang kanyang mga magulang. So anong gusto kong sabihin? God's plan to save must motivate us to pray more. God's plan to save must motivate us to pray more. It is always true na ang Diyos ay nagplano para sa kaligtasan ng sino man. Totoo yun. Alam na ng Diyos kung sino ang gusto niyang iligtas. Kilala na ng Diyos ang mga maliligtas. Nasa isip at nasa puso ng Diyos, yung mga taong yun bago pa sila ipanganak sa mundong ito. Nagplano ng Diyos. Pero totoo rin na ang Diyos ay tumutugon sa panalangin para sa kaligtasan ng isang tao o ng sino man. Ito minsan, itong mahirap tanggapin sa marami. This is one thing that is difficult to accept by many Christians today. They cannot reconcile the two biblical truths. Ang Diyos ay nagpaplano, at the same time, siya'y tumutugon sa panalangin. Sa tingin nila, contradiction yan. Hindi pwedeng magsama yan. No? Yan ang tingin ng iba. Kaya nga, yung iba, sinasabi nila, ganito. No? Kung ang Diyos ay tumutugon sa panalangin, ibig sabihin, hindi pa siya nagpaplano. Diba? Kung ang Diyos ay tumutugon sa panalangin mo, ibig sabihin, hindi pa siya nagpaplano. Nagre-react siya. Yung binanggit kanina ni Pastor Froy na open theism. God is not proactive, God is reactive. He is reacting to the situations. So nag-pray ka, doon lang siya kikilos. May nangyaring circumstance, doon lang siya gagalaw. Hindi siya nagpaplano. Kung hindi ka nag-pray, walang mangyayari. Mag-pray ka, doon lang siya gagalaw. Ganun ba ang Diyos? Yun ang iniisip ng iba. No? God is reactive. He has not yet planned anything to happen. So, God's act will always be dependent on our prayers. I remember many years ago, I read a book ni Kenneth Hagin. Ito pong si Kenneth Hagin, kasama yan sa mga tinatawag na faith movement. Kung narinig nyo na yung pangalan nila, Kenneth Copeland, sila Kenneth Hagin, yan, mga kasamahan, mga grupo yan ng mga faith movement noon. Eh, nabasa ko doon sa kanyang aklat na The Authority of the Believers, no? Sabi niya, minsan daw nakita niya sa kanyang panaginip, sa kanyang dream, naglalaban yung demonyo at saka yung anghel. At nakita niya, natatalo yung anghel nung demonyo. Alam mo, lumapit siya sa Diyos, Panginoon. Kumilos ka. Natatalo ang anghel. At sabi ng Diyos, sige, sinabi sa kanya kung anong dapat gawin. At sinigaw niya sa anghel kung anong dapat niya gawin para matalo niya yung demonyo. Yun. Siya nagsabi, anghel, itong gawin mo. At natalo niya yung demonyo. Parang ano, no? Spectacular pakinggan, ano? Kahindik-hindik. Pero yun ay fiction. No? If not an illusion. Yun ay hindi totoo. Sa tingin ko'y gawa-gawa niya lang na sinabi ng Diyos sa kanya yung mga dapat gawin at sinabi niya doon sa anghel para matalo yung demonyo. Hindi ganun ang Diyos. Na parang reactive siya. Of course, dapat tayong mag-pray. Sapagkat yun ang utos niya. Hindi dahil kumikilos lang siya pag nag-pray tayo. Utos niyang manalangin tayo. No, sa kabilang bahagi naman, may mga naniniwala na ang Diyos naman ay sovereign.
Very strong sila dun sa sovereignty ng Panginoon. They believe that God has planned everything from the very beginning. Pinlano na ng Diyos kung sino yung ililigtas niya. Mula pa sa simula. Yun ang kanilang binibigyang diin. Doon sila strong. At ang naging pangit na epekto ay lumalamig naman ang kanilang buhay panalangin. Hindi naman masigla ang kanilang buhay panalangin sapagkat iniisip nila, may nagplano na naman ang Diyos . Pinlano na ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit eh, hindi ako mag-pray. Mangyayari at mangyayari kung anong dapat mangyari sa plano ng Panginoon. Mga kapatid, we have to embrace these two biblical truths. Sometimes it is hard to understand, but we have to embrace two biblical truths. That God has planned everything to happen, but it is equally true that He wants us to pray and He hears our prayers. Yan ang nangyari sa tagpong ito. Si Zacarias at ang kanyang asawa na matanda na nung oras na yon, no? May plano ang Diyos na sila ay magkaanak. Matagal nang pinlano ng Diyos. Pero, tugon din yon sa panalangin nila na matagal na rin nilang ginagawa. Nakuha nyo? Yan ang nangyari rito. So, God has a plan, but the Lord also answers our prayers. But not only that, God performs the impossible to motivate us to pray more. Nakakita ka na ba ng 60 years old na nabuntis pa? Yung menopause na, no? 'Di ba? May menopausal 'yan. Pagka menopause ka na, sigurado hindi ka na magbubuntis. Imposible na na mabuntis ka. Pero nais kong sabihin sa inyo, mas imposible na ang isang taong makasalanan ay maipanganak na muli. Kung imposible na ang isang menopause na babae, na ang isang matanda na babae ay mabuntis pa, mas imposible na ang isang taong makasalanan ay maipanganak na muli. Tama ba yun? Mas imposible yun. Kaya nga, mas kailangan natin manalangin. Mas kailangan natin lumapit sa Panginoon. At mas kailangan natin manampalataya. Dahil, sa pagkakataong ito, wala na tayong magagawa kundi ang kakayanan ng Diyos ang siyang dapat mangibabaw at mamayani. Tulad ng sinabi ko, if physical birth on the part of Elizabeth is impossible to happen, second birth is more impossible. Kaya dapat tayong manalangin sa kaligtasan ng ating mga mahal sa buhay na hindi pa nananampalataya o mga kaibigan natin o ng sino man sa ating kapaligiran. Lalo tayong magpahayag sa pananampalataya natin na ang Diyos natin ay pwedeng gumawa ng mga bagay na imposible. Nananalangin ba tayo? Nananalangin ba tayo ng may pananampalataya? Nananalangin ba tayo para sa kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay na hindi pa nananampalataya? Tandaan natin, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Merong isang nanay, no, sa kasaysayan ng iglesia na ang pangalan niya ay si Monica noong 4th century. Pinagpe-pray niya lagi ang kaligtasan ng kanyang prodigal son, ang kanyang anak na talaga namang animoy alibugha sapagkat ito ay namumuhay sa kasalanan at namumuhay sa immoralidad. Lagi siya nagpipray araw-araw at naging saksi ang kanyang pastor na ang pangalan ay si Ambrose. Si Ambrose. At sinabi ni Ambrose, dahil sa nakikita niya kay Monica, sabi niya, "It cannot be that a child of those tears will be fruitless. It cannot be that a child of those tears will be fruitless." At tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Ang kanyang anak na lalaki na si Augustine, Saint Augustine, mas kilala siya sa pangalang yun, ay
isa sa mga dakilang teologo na nabuhay sa ating kasaysayan. The Lord hears prayer and don't give up to trust the truth. But secondly, the Lord turns the heart of sinners to repentance. Naniniwala ba kayo that in gospel proclamation, the Lord is persuading people to come to Him? Sa pangangaral ng Ebanghelyo ay hinihikayat mismo ng Diyos ang mga tao na lumapit sa Kanya. Naniniwala ba tayo na kung tayo ay nakikipag-usap sa mga tao patungkol sa Ebanghelyo, tinatawag sila ng Diyos? Hinihikayat sila ng Diyos? God is calling him, them, to himself? Now look at verses 15 to 17. Sabi rito, "For he will be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. And he will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom and of the just to make ready for the Lord a people prepared." Look at the words. He will turn many, diba sabi doon, of the children of Israel to the Lord their God. And he will turn their hearts, the fathers, to the children in disobedience. Makikita natin, may panghihikayat na nangyayari. At yun ang misyon ng lalaking ito. He will turn them to God. At ginamit ng Diyos si John the Baptist tremendously para akayin, para hikayatin ang mga tao na tumalikod sa kasalanan at lumapit sa Diyos doon sa bayan ng Israel. Pero hindi lang yon. In gospel proclamation, the Lord is producing change in the hearts of men. Verse 17, "Siya'y lalakad sa unahan niya sa espiritu at kapangyarihan ni Elias upang papanumbalikin ang mga puso ng mga magulang sa kanilang anak." Anong ibig sabihin? Talagang babaguhin. Ang mga suwail sa karunungan ng mga matuwid. Yung mga suwail ay aakayin, babaguhin, at magkakaroon ng karunungan ng mga matuwid upang ihanda ang isang nakalaan sa Panginoon. So God can change people, even those whom you think is a hopeless case. Diba? So minsan naiisip natin, taong yan, wala nang pag-asa yan. Nahalala ko nga, sabi nung minsan na narinig ko sabi niya, "Alam mo, Pastor, kahit si Apostol Pablo pa mangaral dito sa mga kamag-anak ko, hindi mananampalataya yan." Parang sinasabi hopeless na yung mga taong yan. Wala nang pag-asa yan. Minsan ba, pumapasok ba sa isip niyo yan? Na mga taong parang hopeless na? No? Wala nang pag-asa yan. Impyerno na talaga yan. Asan ganun, pumapasok sa isip ng iba yan. Alam nyo, if you think they are hopeless, then you give up your belief that God can change them. Kung naiisip nyo na sila ay wala nang pag-asa, ang ibig lang sabihin, isinusuko na rin ninyo ang inyong pananampalataya na kaya silang baguhin ng Diyos. Huwag tayong sumuko. Huwag tayong bumigay. Let us keep on sharing our faith. Let us not surrender that faith. Let us also have that faith and believing that God in His own time will always call them to repent. You know, makikita niyo yung connection na natin doon sa nangyari kay Zacarias. Makikita niyo. Ano yung makikita niyo yung connection? Di ba, nung marinig ni Zacarias yung mensahe ng anghel, hindi siya naniwala. Nagduda siya. Ano nangyari sa kanya? Naging pipi siya. And it is sad to say na maraming mga Christian ngayon parang pipi rin sa paglalahad
ng pananampalataya sa iba na pipipi. No? Ayaw di magsalita. Minsan, andyan na yung opportunity, ayaw pang magsalita. Ayaw pang i-share yung gospel. Huwag naman sanang dumating yung shiran mo naman ako ng gospel. Huwag naman sanang dumating sa ganun, ano? Yung bang tao pa nagsasabi siya, sige na, share mo sa akin yung gospel. Maraming ganyan, pipi, ayaw magsalita. Napipipi. Well, marami tayong dahilan bakit napipipi. Nabab... Di ba? Maaaring, ang tawag doon, yung nabablanko yung isip mo, no? Meron naman talagang ganun. Bigla ka nabablanko. No? Nung isang araw, nandun sa amin yung aking pamangkin, ano, si Buninay. Nagde-devotion kami. No? Di, tinanong ko siya. Kasi yun, madaldal yun eh. Madaldal. So, ikaw, ano, tinanong ako, hindi ko natasabihin sa inyo. Ito, ano sa palagay mo? Sabi ng anak ko, huwag na blanco si Buninay ngayon. Minsan ganyan din tayo, eh, no? Hindi tayo makapagsalita sa pananampalataya natin, napipi na rin tayo. At maraming dahilan, maaaring talaga na blanco, maaaring hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Oo, oh, maaari rin naman, dahil kulang ka sa pananampalataya. Dahil nagdududa ka na maaaring sa simpleng salita mo ay maaaring kumilos ang Panginoon sa puso ng isang taong yan. Yan ang isang bagay na dapat nating pag-isipan. No? Pasiglahin natin ang ating pananampalataya. Gusto natin gamitin tayo bilang instrumento para sa kaligtasan ng iba? Dapat meron tayong pananampalataya. Dapat masigla yung ating pananampalataya. At kung gusto natin gamitin tayo para sa kaligtasan ng iba, sana meron tayong mga pangalan sa isip natin na gusto nating makakilala sa Panginoon. Mga taong maaaring malapit sa atin, mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan natin, mga nakakasama natin sa araw-araw, maaaring sa trabaho, o kung sino man. O maaaring mga taong hindi rin natin gusto mga ugali nila. Mga taong parang pag nakikita mo, namumuhi ka sa kanya. Pinagpipray mo ba siya? Na makakilala siya sa Panginoon. O sa tingin mo, wala nang pag-asa yan. Gine-give up na rin natin yung paniniwala natin na ang Diyos may kakayanang kumilos sa puso ng isang tao. Ano sa totoo lang, itulo dito sa atin, naging practice na natin dito. Mula nang simula ng SGCC, na sa tuwing prayer meeting, nagpipray tayo sa mga unsaved loved ones. Marami nang tinugon ng Panginoon. Marami na. Of course, marami pang hindi. Pero marami nang nakakilala sa Panginoon na mga pangalang nababanggit natin sa prayer meeting. Di ba? Kasi ang Diyos, kaya niyang magligtas. Sa paraan niya. Mayroon akong kaklase nung high school. Siguro mga some 2 years ago, nag-communicate sa akin. Pangalan niya Esther, no? Eh, halos di ko nga siya matandaan eh. Sabi niya, George, pastor ka na pala. Sabi ko, pastor na ako. Sabi niya, mabuti. Alam mo ba, Christian na ako. Sabi niya, ganun. Eh, talaga. Dito kami nag-worship sa Malaysia. Sabi niya, ako'y natutuwa naman at nakakilala ka na sa Panginoon. Sabi niya, di ba natatandaan mo, no? Meron kaming tatlong magkakaibigan, binanggit niya yung mga pangalan. Mga klase namin yun. Sinishiran mo nga kami. Lagi mo kami ini-invite doon sa Bible study. Pinagtataguan ka namin kasi nag-i-invite ako nung araw sa campus ministry namin. Tapos ako, uy, alikating kayo ha. So, sinishiran ko sila. Eh, pagdarating daw ako, ito dyan si George, sabi niya, tago na tayo. So, ayaw kasi parang wala sa isip nila, wala sa puso nila. No? Tapos naalala ko nga, nag-pray pa nga tayo eh. Sabi niya, nung araw kasi, di ba, nagpapatanggap, di ba? Kahit na hindi man naintindihan, napapatanggap. Di ba, nag-pray pa nga tayo, pero wala kami naintindihan noon eh. Pero talagang, alam mo ba yung tatlo, binanggit niya, ako Christian na, dito ako sa Malaysia ngayon. Yung isa, binanggit yung pangalan. Doon siya, sa isa, sa Cavite yata. Yung alam mo, yung isa pastora na. Sabi ko,
hindi ko na kinontra, pero ang punto ko pa rin, hindi na mahalaga kasi kung anong hindi naman tayo naniniwala doon sa pastora, pero ang punto ko pa rin, tumutubo ng Diyos sa panalangin sa hindi mo inaasahang paraan. Ngayon, mananampalatayan ay itong tatlo kong kaklase na babae. No, na hinihikayat kong umatin ng Bible study namin sa campus. At sinesirang ko na pinagtataguan nila ako. No? Anyway, anong gusto kong sabihin? Huwag tayong sumuko sa pananalangin ng may pananampalataya at sa pagbabahagi ng kanyang salita. Sapagkat ang Diyos may plano, pero tumutugon din siya sa ating mga panalangin. At baka may kinakausap ako ngayon dito na hanggang ngayon, di ka paligtas, huwag mong palagpasin ang pagkakataon. Sabagat ang bawat araw na meron ka ay isang pagkakataon na maaaring hindi na dumating bukas. Isipin mo na kagad ang kaluluwa mo ngayon. Sana isipin mo na ikaw ay haharap sa Diyos anytime from now. Kaya kinakailangan mong matiyak na ikaw ay ligtas, napatawad sa iyong kasalanan at tatanggapin ng Diyos sa kanyang presensyang banal. At walang ibang paraan kundi ang ikaw ay manampalataya kay Kristo. Lumapit sa kanya sa daan ng pananampalataya at pagsisisi at kanyang ililigtas ka. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sa mga salita na aming napagbulay-bulayan ngayon. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na sa gawain ng pagliligtas ay maging kabahagi kami. Manalangin kami, magtiwala kami, manampalataya kami lagi. Huwag kaming sumuko na kaya mong baguhin ang puso ng mga taong maaaring naiisip namin ngayon parang mahirap silang maligtas, parang malabong mabago ang kanilang pananaw at pag-iisip. Walang imposible sa inyo. Huwag mong hayaang sumuko kami sa ganyang klase ng paniniwala. Kundi lalong maging masigla ang aming puso sa katotohanan ito, Panginoong Diyos. Sapagkat dakila ka at kaya mong gawin ang mga bagay na imposibleng mangyari. Ito ang aming samo, ito ang aming dalangin. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.